Can you hear me? Yes, sir. Okay. Screen okay? You can see the slides. So we're now on the head part. Okay. Maibalik ko lang. So while may technical problem tayo kanina, ang your kidney pala, ang Tagalog is also bato. So when you have kidney stones, bato sa bato. So at least yan, share lang natin. So for your brain, it's called your encephal kasi nasa loob siya ng cephal. Your skull is your cephalo or cephalic. So this is the head part. Now, since nasa loob siya, encephal. So kapag mga encephalitis, encephalopathy, ibig sabihin, namamaga yung utak mo. So nakapaloob kasi siya sa, kung eto yung skull, eto yung brain, nakapaloob siya ganyan. Kaya encephal. So your nose is your rhino. So maybe related siya dahil dun sa anong animal na merong horn dito, rhinoceros, right? Your eardrum is called your tympanic membrane. That's why it's tympani or tympano. Or sometimes kapag sa procedure, may ringo. Kasi kapag tinatanggalin ka ng fluid or inooperahan ka sa may eardrum mo, it's called meningectomy. Pag tinatanggal. Your tooth is odon or denta. Kaya yung mga doktor natin sa ngipin, ang tawag natin ay dentist. Your skull is cranio. So kapag bones kasi to, so cranio. Yung head mo mismo, yung buong head mo, cephalo. So head part. So you also have your ophthalmo or oculo. So you have your eyes. So pag magpapagawa ka ng salamin, pupunta ka sa optometrist. Kasi opto pang mata. Kapag may katarata ka, magpapa-opera ka sa ophthalmologist. You also have your oto, which is buong ears naman ang tawag dito. Yung tympano, eardrum, yun yung nasa loob. Pag buong ears, oto. So yung mga ENT natin, ayan, pathologist din sila. Your tongue is lingua or lingu. Oh, kaya ano yung tawag dun sa baka na ulam? Lengua, di ba? Because it's made out of tongue. So in a way, marirelate mo siya lalo na kung familiar ka dun sa mga basic terms. We also have your liver. Your liver is atay sa Tagalog, right? So, ayan, sa anatomy, dapat alam mo din kung nasan yung position niya. Kasi minsan, i-identify siya sa kayong part niya. Kung siya ba ay nasa superior or inferior. So, pag superior, taas. Or nandun sa upper part. Pag inferior, nasa lower part. So, like this one, eto yung liver mo, this part is your superior. This part is your inferior. So, liver, ang medical term niya is hepato. So, kapag meron ka mga liver problem, ayan. So, hepatitis, yung virus na sumisira ng liver mo, hence, related siya. So, at least maiintindihan natin either yung sakit or yung mismong body part. Your gallbladder, I think this is your abdo sa Tagalog. It's your cholecyst. So, dito ka nagkakaroon ng bato. So, pwede ka ding operahan dito, kaya tinatanggalan ka ng bato sa abdo. So, ang tawag naman doon sa medical procedure ay cholecystectomy. So, mali-determine natin mamaya. Sabi ko nga sa inyo, yung medical terms, it pertains to the body part itself, to the disease, kung anong sakit mo, or to the type of procedure, especially sa surgery, anong ginagawa sa'yo. So, you have your esophagia, so it's all about your esophagus. Your colon, it's all about your large intestine. So, colon cancer. So, it's on the part of your large intestine. Ito siya. Then, you have naman your buong stomach. Pag sinabi mong buong stomach, it's the one on your abdominal area. So, abdomen mo, chan. So, yung nasa loob niyan,
Ayan. It's called gastro. And then your small intestine, your ileo or ileum. So at least malalaman natin. Mabilis ba? Okay lang. Okay lang din, sir. May natututunan naman? Yes. Di ba parang nagbabrush up ka lang nung general science mo nung elementary or nung high school when you were studying either biology or about your hygiene, food and nutrition. So ayan, alam natin. So sabi ko nga sa inyo kanina, muscles natin, myo. Meron tayong tinatawag na mga external muscle and internal muscle. So external, usually yan yung, ayan, naka-attach sa balat. Yung nasa surface for protection. Then you also have mga internal muscle. Yan naman yung mga nasa internal organs mo. Kasi alam naman natin, lahat nagsisimula sa cell. Tapos yung mga cell, pag nag-disiktiket, magiging tissue. Tapos yung mga specific tissue, if they're forming in the same part, they become now your muscles. Then muscles, nagiging organs. Nagiging body organs. So your shoulder, nabang balikat sa Tagalog, you have your scapula. So your shoulder is a muscle. You have your scapula there. And also your shoulder is a bone. So meron kang tinatawag dyan na scapular. Okay? So eto siya, ayan, scapula. Yung bone. Now you have your arm. Ang tawag natin sa arm? So brachio. And dalawa yung part ng arm mo. Meron kang upper part, yung mas malapit dito sa shoulder blades mo. And you have your lower part. So pag sinabi natin kasing braso, di ba, arm, eto, yung buo na yan. Pero sa anatomy and even sa mga surgery, kailangan i-identify mo, nandito ba siya sa part na to? Or nandito siya sa part na to? Ayan. Kaya meron siyang mga bones, different bones. So kung makikita nyo dito, meron kang humerus na bone. Aaralin din natin yan. So yung bone dito, sa taas na to, humerus. Yung namang bone dito na dalawa, you have your radius and ulna. This one. So importante na malaman mo yung body part kasi may mga individual names pa yan, especially sa surgery or sa disease process. Pero at least, alam natin pag sinabing brachial, brachy, alam mo na, ay, sa arm yan. So, saka mo nilang i-identify specifically. So, your carp is your wrist. Then, your costo is your ribs. So, pinoprotektahan niyo yung lungs and even your heart. Then, you have your dorsa. Meaning ng dorsa is likod. So, pag nakaganito ka, harap. Likod. So, mukha mo, harap, dorsa. So usually, kapag sinabi dorsal, ayan, may mga dorsal pain ako, masakit ang likod mo. Ayan. Then of course, your osteo is for the bones, lahat yan. So ang mga bones natin, may specific na pangalan kasi around 200 plus, I think 216 or 221. So bawat isang bones na yan sa katawan natin ay meron ding sariling pangalan. What's next? You have your pedo. So, ang pedo, hindi lang pedophile na mahilig sa bata. Ibig sabihin din ng pedo ay about sa paa. Okay? Then, your chest. So, your chest, ribs. Ribs yung buto. Chest is mismo buto, muscle, even yung nasa loob. So, torako. So, etong area na to, yung dibdib mo, ayan, your thoracic area, thoraco. Then your lungs is pneumo or pleura. So, kapag yung inuubo ka, may fluid sa loob ng lungs mo, meron kang pneumonia. Okay? Then your breast, ang breast mo ay nasa chest, nasa thoracic cavity mo. Pero yung mismong part ng breast, ang tawag dyan ay mamo or mam. Kasi galing sa scientific term na mammary glands. So bilang mammals, nagproproduce ng milk, dun nila kinuha. So either based nga sa siya English term, scientific term, or even sa Greek or
Italian Roman. Thrombo is all about clot. Kanina nakita natin kapag ang blood hemo or your sanggu. Pero kapag nagclot na siya, ang tawag sa clot ay thrombo. So mga thrombocytosis, may blood clot, may blood clot ka sa katawan. And then your kidney is nephrology or renal. So those are the major body parts and organs. So here are the others. So kung gusto mo lang na mabilisan, the key in understanding medical terminology is usually talaga memorization, familiarization. So if you can have the list, parang nawala, sino yung nawalang isa? Anyway, Vic and Pamela, you're still here. So, pwede nyo balikan to or medical dictionary, Google, saka dun sa resources na isi-share ko, makikita nyo din naman. So, how are these medical terminology used in the medical setting? So, sabi ko nga sa inyo, may root word, may prefix, may suffix. Now that we know the different terms for the specific body parts, we can now go to other medical terms that are useful in identifying the procedure or the health and disease functions of the body. So, sa numbers, minsan bilateral, meaning dalawa. So, bivalve sa heart. Tri, triplicate, you have your triceps. Ibig sabihin, tatlong strand siya ng muscle. You have your bicep, you have your tricep. So, pag nakita natin yung iba't ibang part, doon nila nakukuha yung pangalan nila. So, ab, ibig sabihin away from. So, palayo sa'yo. So, abduction. From ganito, nakita nyo ba yan? Or, so, diba? Kasi may camera ko. Or, ito. So, abduction is from here to forward. You also now have your ecto. Ecto means meaning nasa labas. Ectoparasite. Meron ka namang ding endo. Endoparasite, yung mga bulate. Oh. Or endoderm. Ibig sabihin ng endoderm, yan yung layer ng skin mo na nasa loob. Okay. Now, you also have your anterior or ventral. Meaning, sabihin ng anterior, mas malapit sa surface ng body. So, eto yung surface, harap. Anterior is harap. Posterior, likod. So, ventral, harap. Dorsal, likod. So, iba-iba kasi yung gamit niya. Depende sa paggagalitan. Pwede din kasi siyang taas or baba. Superior, inferior. Pero, pag sinabi mong nakaharap sa'yo, anterior or ventral. Pag sinabi mong sa likod, posterior or dorsal. Now, ano namang ibig sabihin ng lateral? Lateral is ibig sabihin on the same side. So, etong kanang kamay ko, ang lateral niya ay syempre ay kanang paa, kanang legs. Pag sinabi namang contralateral, for example, ang ating heart ay nasa ating kaliwang parte. So, my right hand is contralateral to my heart. Kasi yung right side ng kamay ko, ang heart ay nasa left side. So, makikita mo din yun. Usually, ginagamit ang mga terms na to para sa position. Kaya yan, direction. So, distal, ibig sabihin ng distal, malayo ka sa sentro. Ano ba ang laging tinitingnan na sentro? Itong ating chest cavity, which is also dito heart, lungs, kasi yung mga vital organs, gitna. So, lahat ng body parts na malayo dyan, ang tawag dyan ay distal. So, ang ating toes, yung hintuturo sa paa, that is distal kasi malayo sa ating dibdib. Pero ang ating baba ay proximal, malapit sa ating dibdib. Okay? So, eto naman, mga basic anatomy terms din.
doon naman sa iba't ibang mga part. Hindi naman tayo magdudwell na dapat mo siyang kabisaduhin, pero maganda is familiar ka lang kung ano yung tawag sa kanya. Kasi pag nagkaroon ka ng mga medical terms, sakit, sinabi ng doktor, laboratory exam, para saan, diagnosis, dito mo siya hahanapin. Although sa exam naman, wala kang problema kasi hahanapin mo lang yung medical condition sa codes na naka-alphabetize. So pag sinabi ng abdominal distension, pwede mo siyang hanapin sa letter A or sa letter B. Pag sinabing distension, sasabihin dyan, is that distension of the arms, distension of the legs, distension of the nerves, or it's an abdominal distension. Pag nakita mo yung nakasulat doon, distension, abdominal, kung ano yung code na sinabi doon, yun ang isusulat mo. Or pwede mo din siyang hanapin ng abdominal. Tapos makikita mo abdominal pain, abdominal mass, abdominal cancer. Eh kung ang tanong sa'yo, abdominal distension, hanapin mo lang yung code na nagsasabi ng abdominal distension. So yung abs natin, yung mga panlisay pag nag-gym ka. So galing siya sa salitang abdomen, abdominal. Buccal, buccal swab, or buccal smear. So halimbawa nag-swab ka para sa COVID or para sa DNA testing. So buccal swab ang tawag dyan kasi ang tawag sa cheeks natin ay buccal. Sabi ko nga, cranial, ulo, yung skull, yung mismong buto, bungo. Okay? Your digital, digits, you have your digits. So toes and fingers. Sausage digit, pag sinabi dyan, yung namaga, para kang sa may mga arthritis or sa may gout, yung paglumobo, nagmumukhang sausage. So, it's a medical condition. Your femur, eto yung buto mo sa hita. Okay? So, simula sa singit mo, hanggang dun sa tuhod mo, yung isang buto na yon na nagkoconnect, ang tawag dun ay femur. So, ano ba ang Tagalog sa thigh, binte. Okay? Your glutes or gluteal, ito yung muscle sa puwet mo. So, pag umuupo ka, kung ano yung pansalo, yan yung puwet mo. Glutes or gluteal. Your hallux, hallux ang tawag dun sa hintuturo ng paa. So, you have your left and right hallux. So, bakit ito mahalaga? Kasi, pag sinabi mong hallux, alam mo, kung alin yun, hintuturo sa paa. Pag sinabi mo naman, alam mo na ito ay nasa kamay, digits. So, usually sa operation. So, inguinal, yan naman ay ating groin or ang ating singit. So, ano ba naging problema sa singit? Minsan, nagkakaroon tayo sa singit ng, anong tawag doon, yung pigsa. Or inguinal hernia, yung may nagkakaroon ng pain kasi may naitip na ugat, umuulbo. So, lumbar natin ay nasa likod. So, dito sa area na to, lumbar area. Kasi pag inaral natin yung spinal cord natin, makikita natin na tatlong region ang spinal area. You have your cervical, neck. You have your thoracic, yung katawan ng spinal cord mo. And then lumbar. Lumbar, yun ang parang nagko-connect sa ano mo, hips. Yung last part ng spinal cord mo hanggang mag-connect dun sa pelvic joints mo, dun yung lumbar area natin. So, mahalaga din yan kasi sa operasyon, sa anesthesia, dyan chine-check sa ng injury, sa i-injag ang anesthesia. Your mammary, breast, you have your nose, nasal. Okay? You have your occipital. So, kung ang ating cranium ay about sa skull, ang ating cephalo ay tungkol sa buong head, syempre may iba't ibang position yung head. Ito front, ito taas, ito right side, ito left side. So, occipital, likod. So, ano ba yung sa may batok mo, yung skull mo, yung bone mo, part of the skull, yan yung occipital. Siyempre, you have your frontal, ito, yung sa eyes mo, sa nose mo, sa lips mo, yung bones dyan na nagsusupport ng skull mo, yan ay your frontal. You have your parietal, ito, yung noo mo, ang tawag dyan ay
parietal and temporal dito naman sa mga temples mo. You have your pectoral, especially pag sinabing pectoral muscle pain, yung mismong muscle na nagko-cover ng ano tawag dito ng dibdib mo. Yan ay pectoris muscle. Kasi bakit mahalaga yan? Pag sinabing chest pain, either may chest pain ka dahil nag-heart attack ka sa loob or dahil nabanat lang or naipit lang itong mga muscle mo. So kapag sinabi lang pectoral muscle pain, so hindi siya kasing lala ng chest pain because ikaw ay nag-heart attack or angina. So at least, madidetermine mo. Hindi mo pag sinabi, oh, anong klaseng chest pain yan? O syempre, malilito ka na kung emergency ba siya or hindi. Your sternal is your breastbone. So kapag yung gitna dito, yung makikita mo na parang merong indentation, that is your breastbone. Kasi di ba yung ribs natin, parang naka-enclose sa lungs, tapos sa gitna, ayan. So yan yung breastbone. You also have your thoracic, sabi ko nga sa inyo, yung buong chest. Umbilical is your navel or puson. Bakit umbilical? O, nung kinat yung umbilical cord, may naiwan, itinali. O, yan yung naging area mo, umbilical or navel. And then, o, pag sinabi ding ventral, ibig sabihin, dito sa side mo ng chan. So, sabi ko nga sa inyo, ventral, nakaharap ka. So, para ka nakatihaya. Kasi yung chan mo ang nagiging ano dyan, aspect of location. So, ventral hernia, yung meron kang intestine na nagbabulge sa chan mo, cause your pain. So, eto naman, mga prefix naman na nagsasabi ng medical condition. So, yung kanina, more on body parts. Now, for this one, ano yung mga condition? Kapag sinabing ambi, dalawa. So, ambidextrous, dalawa yung arms natin, dalawa yung legs natin, or dalawa yung apektado, ilalagay mo ambidextrous, ambidextral. Pag meron ka naman mga nakita na disc, ibig sabihin ng disc, nahihirapan, may pain, or hindi maganda. So, dysmenorrhea, ibig sabihin painful na pagreregla, dysuria, yung urea, urine, urinary, so masakit na pag-ihi. Ganyan. Pag naman, ayan, it's good or normal. Pero wala naman tayo masyado na encounter yan. It's more of the disc. So, it's all about usually pain. Homo, the same, ibig sabihin, the same. Iso is equal. So, makikita mo naman, mga pag sinabing isotonic solution, anong klaseng dextrose yung ibibigay sa'yo? It should be the same as your blood. O kung ano yung kailangan fluid sa katawan mo. Mal, also, ibig sabihin, bad or poor. So, you have your malnutrition. Now, kasama din dyan yung mga suffixes mo. Sorry, this should be suffix. Suffix meaning nasa dulo nung term. When you have your algia, it will say about pain. Myalgia is pain of your muscles. Nemia is all about blood. So, pag sinabi mong anemia, yung A is parang without. So, without blood, it's anemia. Kasi mababa yung red blood cells mo. Kapag naman high semen, pag sinabi mong hypo, mababa. So, ang basa dito, mababa yung sugar level saan? Sa anemia, sa blood mo. So, hindi siya yung hemo, hindi siya sanggu. Anemia means related sa blood kasi suffix siya. Kapag prefix siya about blood, it's either homo, ay hemo, or your sanggu, sangwi. But this one, anything na may anemia, it relates to your blood. Usually, leukemia, anemia, ganyan. Lysis meaning breakdown. Para siyang nalulusaw. Sa dialysis, ang nilulusaw mo doon, yung mga toxins sa katawan or yung mga chemicals na hindi kailangan ng katawan, nililinis mo siya. Pero usually, kapag sinabing lysis,
tatanggalin siya. Usually sa opera. Lysis ng mga ano tawag doon? Yung mga growth, mass, nilalyze yan. Or kaya may mga tumubo sa iyo na mga pwedeng tanggalin na hindi surgery. Ine-electrocautery lang. Mga ganyan. Yung mga cause ng fungi, ayan, pwede mo siyang ilysis. Disease is ocati. So, disease of. Ibig sabihin, kapag meron kang ganito, ibabalik niya sa anatomical region or body region. Saan ka merong sakit? So, neuropathy, ibig sabihin yan, disease of your nerves. So, baka tumatanda ka na, nadidegrade yung mga nerves, may mga kilot-kilot kang nararamdaman, neuropathy. Ano ang neuropathy? Yung may mga nararamdaman kang parang tumutusok-tusok. So, yung sabi nila, mga rheuma, arthritis, mga ganyan nararamdaman. But it's really the destruction of the nerves. So, alam mo, ah, neuropathy pala siya. So, about sa nerves. So, eto namang it niya, it's all about your breathing. So, pag sinabi sa'yo, ay, mabilis po siya ng huminga. Parang naghahabol siya ng paghinga. Yung, kasi ang breath natin, dapat sa isang minuto, nasa 18 to 20 breaths lang. So, merong kapag halwa, pag tumakbo ka, hingal na hingal ka, or natatakot ka, so tumataas yung breathing rate mo. Ikaw ay nagkakaroon ng hyperhypnia. So, over ka sa paghinga or takip niya. Ibig sabihin, mabilis naman yung paghinga mo. So, nagre-relate siya sa condition naman. Dinedescribe niya about breathing. Ano ang sleep apnea? Yung habang natutulog ka, bigla kang mapapa hugot ng hininga kasi tumigil yung paghinga mo. Kasi yung salitang A is without. So, habang natutulog ka, parang tumigil or nawalan ka ng paghinga. Kaya sleep apnea. So, as we practice and as you get familiarized, maiintindihan mo din siya kahit hindi mo aralin kasi sa medical school, ang pagtuturo kasi niyan, hahanapin mo yung root word. Kung siya ba ay Latin, siya ay Greek para maintindihan mo. Tapos, i-relate mo na lang. Pero usually talaga, sa pagbabasa mo na lang, sa pag-encounter mo, context clue, marirealize mo na, ay, ito pala tungkol sa body part na ganito. Ay, pag pala ganitong term, ibig sabihin, ganito ang nangyayari, ganito ang nakikita sa iyong signs and symptoms. So, synthesis naman, ibig sabihin, tutuso ka sa isang parte ng katawan, which is cavity. Ano bang cavity? Ibig sabihin, para siyang hollow part. Para kumuha ka ng fluid. So, spinal synthesis, meaning, dun sa part ng likod mo, so dito, pag yumuko kang ganyan, magkakaroon siya ng cavity, magkakaroon ng opening. Pag tinusok mo yon at kumuha ka ng spinal fluid, spinal synthesis ang tawag doon. Amniosynthesis, ginagawa naman to kapag dun sa water ng nagbubuntis. Siyempre, di ba pag nagbubuntis, lumalaki yung tiyan. May baby sa loob. Tapos yung baby, parang nag-float sa fluid sa loob ni mommy. So, pag kailangan mong i-test kung meron bang genetic deformation ng bata or may problema ba sa loob ng tiyan ng mommy, nagdudugo ba, kulang sa tubig, sobra sa tubig, or kung ano man, uhugot, magtutuso ka ng mahabang karayong sa tiyan. So, yun yung cavity mo, yung tiyan. Tapos, kukuha ka ng fluid doon. Kaya, synthesis. Pag ectomy naman, ibig sabihin, may pinatanggal kang part. Usually, surgically. Okay? So, dito, hysterectomy, ang tinanggal sa'yo, buo mong uterus. Pag namang oophorectomy, sa babae, yung lang ovaries mo. Pag naman, laminectomy, mga ganyan. May tinatanggal na part. Wait, nakalimutan ko yung laminectomy ko saan. May tinatanggal na part siya. I think sa lungs. So, minsan mag-google mo naman yung mga ganyan. Laminectomy, may tinatanggal na part sa spinal cord mo. Okay? Pag naman ostomy, ibig sabihin,
gagawa ka naman ng butas. So, sino itong mga ginagawa ng ganito? Yung mga sobrang magyosi, nagkaroon na ng cancer sa throat, nahirapan na maghinga. So, makikita nyo, may butas dito para dito sila magsasalita. May tawag doon, nakalimutan ko lang. Pero, dito naman, sa tracheostomy, gagawa ka ng butas dito para mapasukan ng pang-oxygenation. So, yung butas mo dito, kakabitan niya ng cord, tapos doon yung mag-o-oxygen. Kasi hindi ka makahinga gamit ang nose mo or gamit yung mouth mo. Kaya, tracheostomy, usually for emergency to. Trachea or your windpipe, nandito for air. Tapos, yung bubutasan ka dito sa tiyan, kasi hindi ka na makakain ng solid food. So, meron ng papasok dyan na parang ensure na liquid. So, ang tawag naman doon ay colostomy. So, meron ka doon direct feeding. Okay. Pag naman otomy, ibig sabihin, dun ka sa part na yon magka-cut. So, pwedeng si otomy saka si ostomy ay hand in hand. So, magsa-surgical incision ka or bubutas ka para makagawa ka ng opening. Si opening, ang tawag ay ostomy. Kung ano yung part. So, root word ng part plus ostomy, siya yung butas. Otomy, siya yung pag-cut mo or pagbutas. So, sa surgery yan. Pag naman tinawag na orafi, yan ay pagtatahe. So, kung may nakabuka, for example, syempre, nagbutas ka or lacerated wood. Yung dating naka-close, nagbutas. So, magkakaroon ka ng surgical repair or itatahi mo siya. So, isang example nito ay, di ba kapag nanganak ka ng normal, minsan, malaki yung ulo ni baby, hindi ka siya sa kanal, birth canal. So, ang gagawin ng doktor, gugupit dun sa part ng female. So, syempre, nag-open siya, so kailangan mo siyang itahiin. Itahi. So, I think ang tawag doon ay colforafi. So, may encounter mo naman yan pag nasa, ano na tayo, surgical terms. Now, dito naman yan, mga fexi fixation or may ginawa ka. So, inayos mo. Even without sa loob siya, internal fixation or external fixation, usually ginagamit siya sa mga ating surgical na may kinalaman sa bones. Pag plasty naman, ibig sabihin, may ni-repair ka lang. Wala kang tinanggal, meron kang, pwede kang meron kang dinagdag, or pwedeng meron kang ni-repair. So, rhinoplasty, anong ginagawa dyan? Inaayos yung shape ng ilong mo. Anything na merong repair, usually, may idadagdag or aayusin. Kasi, pag may mga tinatanggal, usually dito siya magpo-fall sa ectomy. Sa tripsy naman, crushing or destroying ang pag-approach dyan. So, regarding your suffix and suffixes, is nag-tackle natin yung part, body part, ano yung mga root words natin na mag-determine saan yung anatomical position or ano yung tawag sa body part. Next is, ano naman yung mga location. So, nasa taas ba siya? Nasa baba ba siya? And of course, kung ano yung mga condition, may pain ba? Namamaga ba? Or kung ano pa man yung nasa previous slide. Then, meron din naman mga terms na either sa unahan ng word or sa uli, suffix, na magbibigay sa iyo ng additional idea about the condition, the part, or medical term. So, pag sinabi mong macro, ibig sabihin sobrang laki. Abnormal siya from the size. So, pag naman megaly, merong paglaki. So, megalo or megaly, parang cardiomegaly, lumaki yung heart from the normal size. Pag naman macro,
sobrang laki from the normal. Micro naman is sobrang liit from the normal. So pwede to sa mga supply, sa surgery, or sa body parts, or dun sa findings. Speed naman, nagbibigay ng sa condition. Pag hyper, ibig sabihin, nasobrahan naman sa normal. Hyperactive ka, sobra ka sa energy. Hyper breathing, pakipnik ka. Hypo naman is mababa or below sa normal. So, hypoglycemic, mababa sugar mo. Hypovolemic, ibig sabihin, bumaba naman yung body fluids mo. Kaya, nahilo ka or nagkaroon ka ng shock. May tinatawag tayong hypovolemic shock. Especially kapag marami ng dugo na tumaga sa'yo. Especially sa opera or sa aksidente. So, para kang naka-heart attack. Hypovolemic shock naman tawag doon kasi nabawasan ka ng fluid. So, tachy is fast, body is slow. Saan naman ito ginagamit? Usually sa heart. Pag sinabi sa'yong tachycardic ka, ibig sabihin, mabilis yung pagtinting ng puso mo. Sa halip na lob-dob, lob-dob. Ganyan yung. So, tachycardic. So, ibig sabihin, fast beating yung heart. So, brady naman, mabagal. Okay? So, pakipnik, hyperbreathing, mabilis. Bradypnik, mabagal yung paghinga mo. Tachycardic, bradycardic. Tachycardia, bradycardia. Your peri is surrounding. So, periorbital. So, pag sinabing periorbital, di ba yung mata natin mabilog, tapos meron siyang sakit? So, eto, yung brows mo, pag sinalat mo siya na ganyan, makikita mo yung eye sakit mo. So, yan yung periorbital. So, yung periorbital na blackness mo, yung eye bags mo, yan, periorbital something ang tawag dyan. Kasi it's all about orbit. Ano ba yung orbital mo? Yun yung eyes mo. Then, trans, sabi ko nga, is across. So, across is nasa kabilang side or dadaan ka. Endo,